Ako si Darren, na dating naligaw ng landas. Sinubok ng panahon, pero muling nakabangon. Dati, sinubukan kong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Naging gawain ko yun dahil sa mga problema na hindi ko kayang masolusyonan. Nalugmok ako sa dilim na ako lang mag-isa na walang gumagabay. At di ako naniniwala sa Panginoon, pakain ang buong pagkatao ko sa masamang gawain. Marami akong nagawang kasalanan lalo na sa aking pamilya. Siya rin ang sinisi ko sa lahat ng pagkukulang sa mundo. Sinisisi ko na sana hindi na lang ako nabuhay sa mundong ito. Pero nagbago ang lahat nang inikayat ako na sumali sa Bible study. A reading from the book of Chronicles, chapter 15, verse 7. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Dito ko nakilala si Pastor Celo, nag-instrumento siya upang makita ko pa ang mas magandang halaga ng buhay. Ipinaramdam niya sa salita ng Diyos, buhay ay gagaan. At ang lahat ng pagsubok sa buhay ay hindi hadlang upang sumuko sa buhay at itapon ng regalo ng Diyos. Salamat Pastor Celo, salamat sa salita ng Diyos. Heto ako ngayon, isang mananampalataya. Beshi, kaya mo na lang yung tatay mo. Mag-enjoy ka na lang dito. Shot mo muna. Tingnan mo, tagal-tagal na ng tagay sa'yo. Shot mo na yan. Dalian mo. Hoy, Andeng! Hindi mo ba alam kung anong oras na? Nag-aalala kami kagabi pa. Anong pakimawa? Huwag kang mag-skandal dito. Di ka ba nahiya? Narinig ba yung sarili mo? At kayo? Kayong mga kaibigan niya? Ganyan ba ang turo na sa inyo ng mga magulang nyo? Di nyo alam anong oras na! Sandali! Nasa tamang ilan na anak mo! Hoy ikaw! Huwag kang makialam sa buhay ng ibang pamilya! Tara na, Andeng! Lord, sana po tulungan niyo akong ibago ang aking anak. Nagtungo ang ama ni Andrea sa simbahan upang ipagdasal na magbago ang kaniyang anak. Kinausap at humingi ng tulong ang kaniyang ama sa padre ng simbahan upang matulungan magbago ang kaniyang dalaga. Pumayag ang pare na tulungan magbago ang bata at mas maganda ang naisip ng kaniyang ama na sa simbahan lumapit at humingi ng tulong upang magbago ang kaniyang anak. A reading from the book of John, chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Saksi sa buhay ni Andrea si Kennedy, kaya't nang mag-Bible study si Andrea ay biglaan din siyang nakisama ng walang pilit. Habang sila ay nasa proseso ng pagbabago at paniniwala sa Diyos, si Kennedy ay nagkaroon ng nararamdaman para kay Andrea. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sinubukan silang ayain ang kanilang mga kaibigan upang gumawa ng masasama ulit. Ngunit sa kanilang paniniwala at pananalig sa Diyos, ay kanila itong tinanggihan. Sila ay naging mabuting impluwensya rin sa kanilang mga kaibigan at natulungan nila magbago ang mga ito.
Genesis chapter 4 verses 9 to 10, two are better than one, for if they fall, one will lift up the other. Hello, pre. Hello, pre. Asan ka, pre? Dito kami sa bahay, pre. Okay. Sintayin ka lang nandito, pre. Sige. Oh, pre, akala ko bang iinok tayo. Tara, dyan na. Ay, ito ang tatapos lang namin yung project namin. May church pa kasi kami mamaya. Church na naman. May Bible study pa kasi kami. Ano ba yan? Lagi na lang kayo may Bible study. Ang corny nyo talaga kasama. Sige, pupunta muna kami sa simbahan. Sige, punta na kami sa simbahan. Magiinuman na lang kami dito. Sige. Bye. Bye. Game. Sige na nga na. Sabi ko na lang mag-gikas mo. Ah, sige. Gikas mo ah. Oo, sige. Hello? Uy, bro, nasan ka na? Mamaya ka na lang, Istor. Bukan na. Magiinuman pa kami. Ano mamaya? This is important. Hello, ano ba? Can you please stop? May kasasabihin ako sa iyo, ang importante, ano ba? Jaymar! Uy, Jaymar, bukati mo lang dito. Napaka-istorbo naman talaga yan. Jaymar! Ano ba kasing kailangan yan? Ay, ka na, tara na. Kailangan ano na natin umuwi. Ano ba kasi uy, kailangan na natin umuwi. Wala akong pakialam. Tara na. Importante to. Ano ba kasi bitawan mo ako? Tignan mo kaya yung tatay natin, oh. Do you have any idea kung ano nangyari sa kanya? Di mo ba na nag-inarte lang yan? Ano nag-inarte? Tingnan mo kaya, 50-50 na kaya siya. O, di ba? Ano yung nag-inarte siya? Ano man kayo nag-aaway? Lala naman yung sagit ko. Ay, dyan. Pasan siya na, pero tingnan mo yung at... Hoy! A reading from the book of Romans, chapter 8, verse 26. God understands the cries of our heart, even when they're too deep for words. That God transforms you into a new person by changing the way you think. So, Tay, okay ka na? Oo, okay na ba? Salamat sa salitanan ko. Tay, sino na ngayon magpapago na ako? Salamat sa Diyos ng pagbago. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Okay? Let's go! Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow.